Hello, everyone! Check-click na naman po at mag-upload na naman po ako ng video. At yung pag-uusapan po natin, napagdaanan na po natin. Pero, for the sake of doon sa mga nakakapanood nito, na curious tungkol sa kalagayan natin, pag-usapan po natin ang isang trait ng isang stroke person at saka yung paano natin mapipigilan o kaya yung changes. Bali, ito po ay isang party lang ng katangian natin. Pero pag-usapan natin, napag-usapan na natin noon to eh, pero ipipresent ko ulit. Alam ko naman po na hindi po ako ganun ka-interesting, pero kung okay po sa inyo ang ganitong video, halika, tara, panoorin mo ang video, halika! Po, ang pag-usapan po natin, isa sa mga traits ng mga stroke person at yung mga changes sa kanya. Ngayon, bago ko po simulan ang presentation ko, hayaan nyo muna akong mag-anyaya sa inyo na mag-subscribe sa channel ko. At ipusunod din yung notification bell icon para kada mag-upload ako ng mga video tuwing Miyerkules at Linggo ay manonotify kayo at mabibigyan kayo ng kopya. Tana na po sa ating discussion. Sinulat ko po ito. Pinasulat ko sa ex-wife ko kahapon. Tinulungan niya ako. Medyo bakila naman po ito. Kaya nga, yung tatang nga po niya emotional and personality changes in after a stroke. Alam nyo, mga kaibigan, common na lang po sa isang stroke person, pagkatapos niya ma-stroke, nagbabago ang emotion sa personality. Normal na maka-experience siya ng mga strong emotion. Pero, bumubuti naman ito kakatagal-tagalan. Siyempre, sa therapy, sa medication, sa support na pamilya, unti-unti nagbabago ito. Alam nyo, ang stroke person, maring umiyak o tumawa ng uncontrollable, pero wala namang dahilan. Yan po ang stroke. Kaya magugulat po kayo, bakit bilang umiyak wala namang dahilan? O bakit ba nang tawa? Mali na ba ganun tinatawa na? Alam nyo, ganun talaga ang mga nahitok. Minsan, nagbabago talaga ang ugali niya at kaimuso niya. Ano-ano po ba ang mga pwedeng strategy nating mga tayong mga stroke survivor? Ano po ba ang magandang strategy? Dapat po, mag-aware tayo kung ano ang titigil ng ating emotion, katulad ng fatigue, ng stress, ng anxiety, ng noise, ng overcrowding. Maraming dahilan, kinakailangan lang po na mag-aware tayo at saka malaman natin kung ano ang titigil, kung bakit tayo nakakaroon ng emotion. Meron nga akong kaibigan
si Malu. Ano ba? Pwede niya Malu. Di ba? Eh, talagay ko na lang dito. Si Malu po, eh, misa nag-check sa akin. Kasi po sa, stroke survivor din. Teka nga pala. Bago kituloy. Baka napasin nyo, ang damit ko parang gulagulanit, hindi po yan gulagulanit. Eh, ginupit po yan kasi napaka-intit talaga biro mo. Nakatutok na sa akin yung electric pan, eh, ayun. Eh, pinapawisan pa din ako, talaga mainit. Gumuulat-ulat naman. Ewan ko ba? Anyway. Balikin sa tayo. Yun nga siya Malu. Nag-message sa akin na malungkot daw siya. At saka iyak ng walang dahilan. Alam niyo po, eh normal na lang sa atin. Kailangan lang na malaman natin kung ano ang nagtitike ng ating emotion. Mari sa sobrang pagod. Alam niyo nga, yung nga eh, talagang tutumpagod tayo. O baka naman maingay, o baka maraming tao. Iwas po natin. Para nang sa gano'n eh, hindi magtigil yung emotional natin o emotion natin. Ang isang approach po dito eh, i-ignore mo na lang yung nararamdaman mo. Sa kaka-ignore mo eh, lilipas din niya, mawawala din yan. Medyo yung nga lang, pero mahirap nga, pero kung yan eh, i-ignore mo, mawawala din yan, lilipas din yan. Magtyaga ka nga lang na umiiyak. Eh, pagkatapos mo naman umiyak, eh, okay na naman. Kaya inor mo. Pero kung may iwasan mo, ang bagay na nakakapagpayak sa'yo, iwasan mo na lang. Bawal sa atin na umiyak. Kung gusto mo naman, eh, yun nga yung napag-usapan natin dati. Take a break. Maglakad-lakad. Magbasa o kaya naman magdasal, meditation o kaya breathing exercise. Ano nyo, sa breathing exercise nawawala yung focus nyo sa bagay na kinalulungkot nyo o kinaindisan nyo. Unti-unti napapraksin nyo pa yung lungs nyo. Pero kung talagang wala talaga lahat, eh siguro eh, dapat mo nang baguhin ang mga routine mo. Kasi yung routine natin eh, siyempre nakakainip din. Kaya siguro, baguhin mo na ang routine mo. Alam mo, pagka tapos mo ma-stroke, eh, parang ayaw mo nang gumalaw. Edetable ka, at saka hindi kang magalit, at saka agresibo ka. Minsan naman, disinhibited ka o impulsive. Disinhibited. Kung ano mga nasasabi mo na hindi mo naman dati sinasabi o wala sa konteksto na pagkatao mo. O baka naman nagmumula ka na, dati naman hindi ka nagmumula. Impulsive, yung bang karakaraka eh biglaan na gusto mo ganito. Bila na ayaw mo niyan. Ito ang mga bagay na ito eh, nararamdaman ng mga malalapit sa iyo. Kasi nga,
Madibasa malalapit sa iyo eh. Alam nila ang ugali mo. Kaya alam nila na may nagbabago sa iyo unti-unti. Eh, yun nga. Eh, normal lang na makaramdam ang isang stroke person ng pagbabago ng kanyang personality at emotion. Pero nga, pag tumata ka naman eh, bumabalik niyo yung dati at saka naging niyo maayos. Ngayon, anong pwedeng treatment and recovery dito? Ito po ha, apat yung nailista ko. Pero huwag kayo mag-alala. Nga pala, nasa baba ang link ng mga napag-usapan natin. Nabasa ko lang po ito. Number one, cognitive behavior therapy. Yung pong therapy na sinasani ang sarili ninyo na maging aware sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa inyo at saka yung natatanda nyo kung ano ang nagtitigil ng sama na loob nyo, ng saya nyo, ng personality changes nyo, at saka emotional changes. Number two, behavioral management training. Sa behavioral management training, kasama dito yung tinatawin na angry management. Siguro narinig na rin natin ito noon, anger management. Tinuturo na kontrolin mo ang sarili mo pag-galit ka. Pangatlo, medication. May mga gawat po na nakakatulong na ayusin yung mga nararamdaman mo. Kung galit ka o agresibo ka o tipong magalaw, makulit, o basta magbabago. Unti-unti itong mga gawin, tutulungan ka magkalma, unti-unting tuturuan kang kumalmanga, maging maayos, tahimik, alam nyo na. At pang-apat, family support. At yan nasa palagay ko, pinaka-importante. Alam nyo, pag nakikita ng mga stroke person yung pagpupusige ng pamilya nila, nababawasan yung sama na loob nila, natutulungan sila magbago, napapagsabihan sila ng pamilya nila kung anong ginagawa nila at saka napapag-aralan nila kung paano baguhin at ayusin ang sarili. Kung isa po kayo sa mga nakarating dito sa parte ng video na ito, maraming salamat po sa pagsuporta nyo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood ng video ko. At saka, sana po may mapulot kayo. O paano po? Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Sige po, bye-bye. Bye-bye na, bye-bye.